sa ating mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan na gawa na pan sa'yo. Nagtatapa, sumasamo, tumulo sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, hindi man karapat dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan na gawa laban sa'yo. Nagtatapa, sumasabo, tumulog sa harap ng banal mong trono. Sa kabanalan mo, biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, hindi man karapat dapat sa kabanalan. Sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, hindi man karapat dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo Jesus, ay nakamtan ko, o aking Jesus, ay nakamtan ko, o aking Jesus. Sa gabing ito, bago po tayo tuluyang lumapit sa presensya ng Panginoon at tuluyang mag-aral ng kanyang mga salita, sandali muna po tayo, yumuko, tayo po'y manalangin. Ilalagay ng Diyos sa puso ko na ipanalangin ang ating mga kapatid na ngayon ay nakatutok, ating mga BOP viewers. Naniniwala po ako may mga taong kailangan ng panalangin. So sa oras na ito, bago po ako magsimula, tayo po muna ay yumuko, tayo po yung manalangin. Sama-sama tayo magkaisa sa panalangin dahil naniniwala ako malaki ang nagagawa ng panalangin na sama-sama sapagkat yan ang inutos ng Diyos sa atin na tayo magpanalanginan. Yes, Lord, sa gabing ito, bago kami tuluyang mag-aral na yung mga salita, hayaan mong patuloy kong idulog sa iyo. Bilang lingkod mo, Panginoon, ang mga kapatid kong nakatunghay sa gabing ito, Panginoon. Lord, naniniwala po ako, wala pong nalilihim sa iyo. Lord, na
Nalalaman ko, Panginoon, na may mga kapatid ako na nakatunghay ngayon, Panginoon, upang makinig ng salita mo, na may mga dalahin, may mga bigat-bigat sa kanilang puso, Panginoon. May mga bagay silang iniiyak sa iyo, Ama. Sa oras na ito, iunat mo pong iyong kamay. Lord, alam namin concerned ka sa pangangailangan ng bawat isa. Ikaw ang Diyos na mapagmahal. Hindi mo nais na makita kami, Panginoon, na nagdurusa, nahihirapan, Panginoon. Kaya nga ikaw nang sabi sa amin, ang nag-imbita sa amin, lumapit kayong lahat ng napapagalat na bibigat ang lubha, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Lord, ikaw ang nag-imbita sa amin, Lord, tinuruan mo kami, ibigay namin sa iyo ang lahat ng aming mga alalahanin, sapagkat ikaw ang Diyos na kumakalinga sa amin. Kaya Lord, sa oras na ito, itinataas ko sa iyo mga kapatid ko, na ngayon ay nakatunghay sa BOP, Father God, at nanonood, Panginoon, saan mang silang sulok ng mundong ito, katagpuin mo sila, Panginoon. Sila man ay nasa ibang bansa, mga kapatid namin na immigrant, Panginoon, mga citizens sa ibang bansa, mga OFW, Panginoon, at mga kapatid namin, Father God, na may purpose, nag-aaral sa ibang bansa. Lord, nasan man sila sa oras na ito, sa probinsya man, Panginoon, Lord, malayo man sa Manila, Father God, Lord, ganun din po pa na naniniwala kami, hindi ka nalilimitahan. At yung mga kapatid namin na na nandito sa Manila, Lord God, Lord, iunat mo ang iyong kamay. Sa oras na ito, katagpuin mo po ang mga kapatid ko na laging nakatunghay, dahil nag-e-expect kami may gagawin ka sa buhay namin. Lord, katagpuin mo po ang mga kapatid kong bigat na bigat. May mga panalangin personal na minsan hindi mabanggit ng labi, Lord God. Lord, sa oras na ito, Lord, bilang lingkod mo, Panginoon, andito po ang iyong lingkod na ninukluhod sa iyong harapan. Iunat mo ang iyong kamay. Habagan mo po ang aming mga BOP viewers, Lord God. Dahil naniniwala ako, kalooban mo ang natugunin ang aming mga panalangin. Especially, Panginoon, sa pangangailangan sa pamilya. Sakit at karamdaman, Lord, kalooban mo kami pagalingin. Kalooban mong i-provide ang aming pangangailangan. Kalooban mo po, Panginoon, parang na kami ingatan, Ama, at makamamagitan ka sa bawat sirang relasyon. Lord, iunat mong yung kamay. Sa oras na ito, abutin mo po mga kapatid ko, Lord God, na bigat at nangangailangan. At sa pangalan ni Jesus, dinideklara ko, Panginoon, ikaw ang Diyos na makakatagpo nila sa gabing ito. Ikaw ang Diyos na kakausap sa puso nila, Ama. Kilala mo po sila, Panginoon. Kahabagan mo po ang kanilang pamilya. Kahabagan mo po ang sitwasyon nila, Ama. Lord, patuloy mong ipaalala sa kanila yung bagay na hindi namin kayang gawin. Ikaw ang nangako, magagawa mo po sa aming mga buhay. Lord, ikaw nagsabi, Panginoon, ang imposible sa paningin namin, posible sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw nagsabi, mga bagay na sa tingin namin, wala nang kakayanan, wala nang magagawa, wala nang solusyon. Sa iyo, lahat ng bagay may solusyon. Sa iyo, lahat ng bagay may katugunan. Sa iyo, lahat ng bagay may kagalingan. Sa iyo, lahat ng bagay, Panginoon, pwedeng gawa ng paraan dahil makapangyarihan ka. Kaya sa pangalan ni Jesus, dinideklara ko ang mga katugunan ng mga prayer request ng kapatid ko. Hindi ko man mabanggit, basahin mo po ang laman ng puso nila. Yung mga nangungulila, Panginoon, yung mga naghihingi ng favor na makauwi na sa Pilipinas, Panginoon. Lord, make a way when there seems to be no way. You're a God. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng himala, Lord God. Kung ito may pangangailangan, mga babayaran, Panginoon, sa ospital, mga pang-maintenance na gamot, pagkain araw-araw, pambayad sa utang, mga hulugan, Lord, hindi mo kami tinawag para pabayaan, Panginoon. Tinawag mo kami para maranasan ka. Tinawag mo kami para patunayan mo sa amin buhay ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Lord, yung mga kapatid, kung may problema sa asawa, may problema sa mga anak, may problema sa mga sirang relasyon, sa mga kaso, sa mga taong nakapaligid sa kanila, Lord, in Jesus' name, iunat mo ang iyong kamay at katagpuin mo po ang mga pangangailangan ng aking kapatid. Salamat po, Ama, dahil kami inanoint mo, Lord. Yun ang sabi mo, Panginoon, tinawag mo kami at binigyan mo kami ng Espiritu Santo para kami, Panginoon, ay gawing instrumento sa mga taong nangangailangan, Padre.
Kaya Lord, sa oras na ito, maraming salamat. At sa pangalan ni Jesus, dinideklara ko, Panginoon, ang katugunan, ang himala, Panginoon, ang paraan na gagawin mo, Lord God. Ang imposible bagay magiging posible. At ang hindi namin magagawa, ikaw ang gagawa sa aming mga buhay. Lord, may limitasyon ng labi ng lingkod mo. Yung mga kapatid kong nagdi-desire na makasakay na ng barko, makaalis na, Panginoon, makapag-abroad, natanggap sa trabaho, ma-regular, Panginoon, at magkapagbukas ng mga business, Father God. Lord, sa lahat ng pangangailangan namin, lahat ng bagay pwede naming hingin sa iyo, Lord. Make a way, Lord God, favor upon favor. Maranasan ng mga kapatid ko, open doors of opportunity, Panginoon, upang patuloy, Panginoon, maranasan nila, Panginoon, Father God, yung favor na galing sa iyo, Ama. Lord, maraming salamat, sapagkat sa oras na ito, may Diyos kaming natatawagan na hindi nagbabago. Ikaw nagsabi, call unto me and I will answer thee. Tumawag ka sa akin, tutugunin kita. Kumatok ka, pagbubuksan kita. Hanapin mo ko, ako'y masusumpungan mo. Hindi sinungaling ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Kaya sa gabing ito, inaangking ko, Panginoon, ang katugunan ng kanilang mga panalangin na naman ng kanilang mga puso, Panginoon. Salamat po, Ama. Ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang at pagpalain mo, Panginoon, mga salita mong aming pag-uusapan. Salamat sa karunungan. Salamat, Panginoon, kapag kinatagpo mo kami sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. So medyo mayroon pong bigat sa puso ko eh. Kaya po ako nanalangin para sa inyo mga nanonood sa gabing ito. Kasi alam ko sa panahon natin ngayon, hindi tayo exempted. Na alam kong lahat tayo may pangangailangan. So kinatagpo po kayo ng Panginoon, huwag kayong magsasawang ideklara na ang Diyos ay tapat. May paraan, may walang imposible sa Diyos. Patuloy lang tayong magtiwala. Ano yung daladala mo? Ano yung ano mo? Bigay mo sa Diyos. Kasi siya nag-utos sa atin eh. Siya ang nagturo sa atin. Lumapit kayo sa akin. Napapagalat na bibigat ang luba. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Siya nagsabi noon. Kaya malakas ang loob natin dapat lumapit. Bakit? Inutos niya yun eh. Siya ang nag-anyaya. Lumapit kayo sa akin. Ang gagawin natin, lumapit lahat ng bigat-bigat mo. Dala-dala mo, ibigay mo sa Diyos para yung kapahingahan maranasan mo. Sinabi rin ng Diyos, diba sabi niya, ibigay niyo sa akin ang lahat ng iyong alalahanin. Cast all your cares upon the Lord, for He careth for you, sapagkat ako ang Diyos na kumakalinga sa inyo. Alam niyo ba, hindi natutuwa ang Diyos kapag tayo may bigat-bigat. Gusto ng Diyos, ma-enjoy natin ang mundo. Kahit nasa mundo tayo, gusto ng Diyos, ma-enjoy natin na mapatunayan natin may kasama tayong Diyos na makapangyarihan, Diyos na makagagawa, Diyos na gumagawa ng himala, Diyos hindi nagtatangi, hindi napapagod, hindi nagsasawa, natutugunin, palalakasin, patatatagin, at ipakikita niya karapat dapat siyang pagkatiwalaan. Lagi mo yan tatandaan, ang Diyos karapat dapat pagkatiwalaan. Kaya huwag kang magsasawang manalangin sa Panginoon. Amen? So, hindi ko po alam kung sino po. Alam ko pong meron pong kinatagpo ang Diyos sa atin sa gabing ito. Maring may kapatid tayong nanonood na bigat na bigat. At maring may kapatid tayong nanonood na nag-uumpisa pa lang. Maring tumutulo na ang luha sa tindi ng kanyang pinagdadaanan. Salamat sa Panginoon dahil alam ko niyakap ka ng Diyos sa gabing ito. Ano man yung laman ng puso mo, panatag mo ang loob mo. May Diyos na nakayakap sa'yo. Amen. So yun po, panatag po natin ang ating loob. Hindi tayo iiwanan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yan po yung pangako niya. Amen po. Basahin po natin ating teksto sa aklat po ng Romans chapter 6 verse 18. Ang sabi sa Romans chapter 6 verse 18, you have been set free from sin and have become... Luke 4:18. The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Sa Tagalog, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga duka ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya.
at sa mga bulag na sila'y makakakita upang bigyang kaluwagan ng mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Lagi pong pinagpapala ng Diyos ang kanyang mga salita. Salamat sa karunungan na galing kay Lord. Bakit? Ito po yung ating pag-aaralan sa gabing ito. Ito po ay na, yung teksto na, na natin nung nakaraan, pero ang ginamit ko ay, tung, ay sa ano, sa Isaiah 61 verse 1. The same din po ang pinaka-tema po, pinaka-parang yung mensaheng gustong ipahatid. Sa Isaiah 61 verse 1, the Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me to bring good news to the afflicted. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to captives and freedom to prisoners. So parang pagkapareho lang yung tema o nais ipahatid nung verse na yun sa Isaiah at itong verse sa Luke 4:18. Dito sa Luke 4:18, ito po ay binasa ng Panginoong Jesus nung siya ay nasa templo para ipahayag niya yung reason bakit siya parang bakit siya sinugo ng Diyos sa mundong ito. Yan din yung gustong ipaalam sa atin ng Diyos sa gabing ito, na ang mga taong ginagamit ng Diyos na binibigyan niya ng Espiritu, lahat po tayo may Espiritu ng Diyos nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus. Amen po. Kaya sabi po doon, si sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Anong ibig niya sabihin dito? Messiah's ministry of preaching and healing. Bakit? Ito po ay mensahe ng Diyos na sabi niya, sumasa akin ang Espiritu ng Diyos. Bakit ang Espiritu ng Diyos ibinigay kay Jesus at yun ay binibigay sa bawat tumatanggap sa Kanya? Ang Espiritu ng Diyos ibinibigay sa mga taong naglilingkod sa Kanya, sa mga taong tumatawag sa Kanya, kasi merong purpose, may ministry ang Messiah, Messiah's ministry of preaching and healing. O baka ipangaral, kasi kung hindi ipapangaral, walang mapapakinggan. Kung wala silang mapapakinggan, ano ang kanilang paniniwalaan? Kaya mahalaga na may ipinapangaral ang salita ng Diyos. Bakit kailangan nating makinig ng salita ng Diyos? Para malaman mo yung gusto ng Diyos, malaman mo. Kasi hindi lahat ng bagay sa mundong ito ay malalaman natin unless bigyan tayo ng wisdom ng Diyos na maunawaan natin ang lahat ng bagay. Kaya nga pag ako nangangaral, lagi kong panalangin, bigyan tayo ng karunungan ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos hindi pwedeng ipangaral ng ayon sa karunungan ng tao. Ang salita ng Diyos ipinapangaral ayon sa karunungan ng Diyos, para maipangaral ayon sa kalooban ng Diyos. O, pwedeng mangaral ang tao nang di ayon sa karunungan ng Diyos at kalooban ng Diyos, pero wrong motive. Ano lang yung gusto niyang sabihin? Yun ay isip ng tao lang. Yung pananaw lang ng tao yun. Kung ano lang yung pagkaunawa niya. Pero dapat ang salita ng Diyos, pinipreach to preach the good news to the poor. Bakit? Ayon sa kalooban ng Panginoon. Para maunawaan ng tao kung ano ang kailangan niya at kung paano siya, paano aabutin ng Diyos. Amen. At sa pakikinig din, hindi natin mauunawaan, matatanggap ang salita ng Diyos kung wala ang karunungan ng Diyos. Kaya lagi kong panalangin, ang bawat nanonood, tanggapin ang salita mo ayon sa iyong karunungan. Huwag yung sariling prinsipyo, kasi pwedeng ang salita ng Diyos tanggapin mo ng ayon sa prinsipyo mo, sa paliwanag mo, sa pananaw mo. Pag ganyan ang walang power ang salita ng Diyos. Pero pag ang salita ng Diyos, tinanggap mo ayon sa karunungan ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, makikita mo magmamanifest sa buhay mo. Kasi kung ano yung gusto ng Diyos, yun ang gusto mong makita, matanggap, marinig. Sabi niya, so to preach and healing. So lagi nating tatandaan, to preach the good news. Bakit? Kasi ang mundo, hindi perpekto ang mundo. Puro problema, sakit. Pag tumingin ka sa mundo, madi-discourage ka. Pag tumingin ka sa tao, tumingin ka sa sitwasyon sa paligid mo, wala ka nang mababalita, parang wala nang mabuting balita. Kaya nga siya tinawag na good news. Bakit? Mabuting balita. Bakit po? Magandang balita. Bakit? Kailangan kasi natin ito. Kasi ang mundo, kahit anong ganda ng mundong ginagalawan mo, pag ang tao walang relasyon sa Diyos, walang pagkakilala sa Diyos, hindi po rin natin masasabing maganda ang kinalalagyan natin. Kaya kailangan marinig ng tao ang mabuting balita. Okay, to meet every human need. Diba? Bakit kailangan ipangaral ang good news?
Bakit kailangan binibigyan ng Espiritu ng Santo ng Diyos ang mga tumatanggap sa Kanya? Bakit kailangan? Kasi kailangan to meet every human need. Kapatid, hindi lahat ng kailangan natin kayang ibigay ng mundo. May mabibigay ang mundo, pero hindi lahat. Laging higit yung maibibigay ng Diyos. Lalong higit ang maibibigay ng salita ng Diyos. Lalong higit ang maibibigay ng presensya ng Diyos. Lalong higit. Kaya nga sabi ng Diyos huwag kayong mag-focus sa mga bagay na nakikita ng iyong physical na mata. Mas focus tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Kasi yun ang eternal. Diba? Sabi doon, mayroon daw benepisyo sa pagsasanay sa physical. Pero higit ang benepisyo sa pagsasanay sa spiritual. Ibig sabihin, may mga bagay sa mundong ito na okay, pwede, inaalaw ng Diyos. Pero higit pa rin ang magagawa ng Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos, ang hindi magagawa ng tao, may magagawa ang tao. Pero yung hindi magagawa ng tao, magagawa ng Diyos sa buhay mo. May limitasyon kasi ang tao. May limitasyon ang mundo. Bagamat may magagawa sila. Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng talento. Ang Diyos ang nagbibigay ng kakayanan. Ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan. Naintindihan po natin. Pero higit yung magagawa ng Diyos pag yung taong pinagkatiwalaan niya nagpailalim sa kapangyarihan ng Panginoon. Okay, patuloy natin pag-aralan. He was anointed not with literal oil, but with the Holy Spirit. So sabi ni Jesus, bakit siya sinugo dito? Hindi siya in-anoint sa pamamagitan ng literal oil, bagamat yan ay kailangan natin, kundi yung anointing na galing sa Espiritu ng Diyos. Bakit? Kasi yung Espiritu ng Diyos, yan yung sumasaliksik sa puso natin. Sabi ng Bible, hindi ka marunong manalangin. Ang Espiritu Santo ang tumutulong sa atin para dumulog ng tama sa Diyos. Kaya kung wala ang Holy Spirit sa buhay mo, ang lahat ng bagay na gagawin mo, mere human actions, mere human wisdom, mere human intellect. Kaya kailangan, kaya nga, He anointed me to preach the good news to the poor. Anong gusto pa ito sa atin ng Panginoon? Na sa atin, na kailangan natin yung karunungan na galing sa Panginoon. Marami namang nakakapagsalita. Ah. Maraming pwedeng magturo. Maraming pwedeng mangaral. Maraming magagaling. Pero lagi nating tatandaan, iba pa din ang alin, yung may pahid ng Espiritu Santo. Kaya yung sinasabing huwag tayong sumandal sa kakayanan natin. Huwag tayong sumandal sa kakarunungan natin. Kailangan natin yung kapangyarihan at pahid ng Espiritu Santo. Zechariah 4:6, it is not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Iba pag meron ka, pinuspos ako ng Espiritu, di ba? The Spirit of the Lord is on me. Bakit ibinigay sa'yo? Bakit ka in-anoint? Because He has anointed me to preach good news to the poor. To the poor. Kaya huwag kang magnasa ka na ang Espiritu ng Santo. Lagi mo kasama. Ang Espiritu Santo nasa sa'yo. Bakit? Iba pag may pahid niya. Iba pag kasama mo siya. Kasi siya yung counselor. Siya yung ating protector. Guidance natin. Siya yung sinugo ng Diyos, ni Jesus, ng Diyos Ama nung si Jesus ay bumalik sa piling ng Panginoon. Kaya nga iba po. Lagi nating tanda, iba pag ang Diyos ang kasama mong gumagawa. Magkakagawa ang tao. Sige, gawa ka. May limitasyon ka. May hangganan ka. Mapapagod ka. Magkakaproblema ka. Lahat ng ginagawa mo, pwede, makakagawa ka. Pero iba pag gumagawa kang kasama ang Diyos. Naintindihan natin. Kaya yun ang gusto pa sa atin ng Panginoon. Bakit? Gusto ng Diyos ang tao maranasan siya. Gusto ng Diyos ang tao makita na tumutugon siya. Gusto ng Diyos gumawa ng himala sa buhay natin. Gustong-gusto ng Diyos yan, hindi siya madamot. Hindi siya yung gusto, ayaw niya nahihirapan tayo. Gusto niya tulungan tayo. Gusto niya gumaan ang ating buhay. Gusto ng Diyos mabuti. Sabi nga ng Diyos, iba, kung kayo dito sa lupa, may masama. Bagamat kayong mga magulang, mayroong masama. Kahit masamang magulang, marunong magbigay ng mabuti sa kanyang anak. Ako pa kaya na Ama nyo sa langit, ibibigay ko yung pinakamabuti para sa inyo. Ngayon, bakit hindi natin nararanasan? Yan yung ating pinag-uusapan kahapon. Diba? Identify mo yung emotion mo kasi sa puso nakatingin ang Diyos.
Ngayon, anong, bakit ito, ito pinapangaral? Para ipakita natin, ano ba kalooban ng Diyos sa tao? Kalooban ba ng Diyos ng tao ang tao nahihirapan? Nagkakasakit? Kalooban ba ng Diyos na ang tao umiiyak sa matinding problema, nagpapakamatay, nadidepress? Hindi yung kalooban ng Diyos. Sabi ng John 10:10, naparito ang kaaway para pumuksa, pumatay, at magwasak. Pero sabi niya, pumunta ko dito para bigyan ka ng buhay. Buhay na masagana at kaaya-aya. Oh. Ngayon, bakit? Sa puso, tumitingin ang Diyos. Lagi kong sinasabi sa inyo. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, sa bawat gabi, bago ka matulog, huwag kang papayag na hindi mo na-identify yung damdamin mo, hindi mo na-evaluate yung sarili mo. Lagi natin i-desire na ano? Mapangiti natin ang Diyos. Bakit? Kasi pag yun ang desire ng puso natin at nagagawa natin yung gusto ng Diyos, hindi yung gusto natin, makikita mo, mararanasan mo yung gusto ng Diyos na maranasan mo. Tuloy natin. So to preach good news to the poor, sabi sa mga, sino yung poor? Mahihirap lang ba? Pastor, ba't ipinapangaral yung salita ng Diyos sa mayayaman? Pero sabi dyan, to preach the good news to the poor, hindi po yung poor ito ng material na bagay. O mahirap, bagamat ang mayaman, sabi ng Bible, mahirap makapasok sa kaharian, pero hindi lahat. Meron pa rin natatanggap sa Panginoon kasi mayaman sila, wala silang pangangailangan, pero hindi naman lahat. Ang sinabing poor dito, yung Matthew 5:3, blessed are the poor in the spirit, for this is the kingdom of heaven. For theirs is the kingdom of heaven. Mapalad ang alin, yung mga aba sa espiritu, di ba? Ito yung poor in the spirit. Pag sinabing poor in the spirit, uhaw, gutom, walang kayamanan sa mga bagay na espiritual. Mapalad daw sapagkat ang kapag-aari ng Diyos ay nasa kanila. Blessed here refers to the ultimate well-being and distinctive spiritual joy of those who share in the salvation of the kingdom of God. Yan ang gusto ipakita dito sa atin ng Panginoon. Yan yung good news. Mapalad ka kahit sa mundong ito, mahirap ka sa paningin nila at ikaw spiritually mahirap din. Pag lumapit ka sa Diyos, payayamanin ka niya spiritually. At kung ikay mayaman spiritually, hindi mo mararamdaman ang kahirapan ng mundong ito. Ang mundong ito na hindi perpekto, hindi masyadong mararamdaman mo ang epekto. Buhay na kaaya aya ang kalooban ng Diyos sa iyo. Paano mo mararanasan yung buhay na kaaya-aya at ganap, maging mayaman ka sa espiritual. Huwag kang, hindi ko sinasabing masama maging mayaman sa material. Hindi ko sinasabing maging masama maging mayaman sa karunungan sa mundong ito, sa lahat ng bagay sa mundong ito. Pero, mas higit mong nasain, maging mayaman ka sa espiritual. Kasi pag naging mayaman ka sa espiritual na bagay, kahit anong kulang mo sa mundong ito, makikita mo ang Diyos ang magbibigay ng satisfaction sa puso mo. Na kulang, pero parang kumpleto. Malungkot, pero parang may kapayapaan, parang masaya. Di ba? Magulo, pero panatag ka. Yan yung binaibibigay ng Diyos. Amen? Pag mayaman ka sa espiritual, merong kulang, merong wala, may babayaran, may pangangailangan, pero parang kumpleto. May kalungkutan, merong pangungulila, pero parang may kagalakang galing kay Lord. Ang gulo-gulo ng paligid, ang gulo ng mundo, ang gulo ng sitwasyon, ang gulo lahat, pero may kapayapaan sa puso mo. Naintindihan po natin. Ngayon yung sinasabi ng Panginoon, good news. Na hindi yan kayang ibigay ng mundo. Tuloy natin. Poor in spirit, in contrast with the spiritually proud and self-sufficient. Ang mga poor in the spirit daw, yung mga hindi daw proud spiritually. Huwag tayong magmalaki pagdating sa spiritual. Lagi nating tatandaan, lahat ng bagay, katiwala lang tayo ng Diyos. Huwag tayong magmalaki. Kung malaki yung ating malaki pinagkatiwala ng Diyos sa atin, huwag magmamalaki. Kasi katiwala ka lang, anytime pwedeng bawiin ng Diyos. Kahit gano'ng kalaki ang church mo, kahit gano'ng kalaki ang kayamanan mo, kahit gano'ng kalaki pinagkatiwala ng Diyos sa'yo, pag once na binawi ng Diyos ang hininga mo, lahat yan iiwanan mo. Kaya walang pwedeng magmalaki. The more kang pinagkakatiwalaan ng Diyos, the more mong ibaba ang sarili mo. Yan yung sinasabing poor in the spirit. Laging nangangailangan, laging parang kulang spiritually, laging uhaw, parang laging gutom sa salita ng Diyos, laging uhaw sa presence ng Diyos. Yan yung mga poor in the spirit. Di ba pag poor mahirap, kada kakain maghahagilap,
Kada kakain, kailangan magtrabaho ng matindi sa maghapon, pero ito lang ang kita. Parang, diba, pag mahirap, parang tinin natin, ito, simple lang ang buhay, ito lang yun. Kumbaga parang hindi na sa kanya lahat ng rangya sa mundong ito. Yun yung sinasabing gusto ng Diyos, yung poor in the spirit, parang lagi kang gutom. Parang kulang ang mundo. Yung kulang yung binibigay ng mundo. Parang mahirap ka pa rin, ramdam pa rin gutom kahit na may, ang mundo may inaalok sa yung ano, mga material na bagay. Kahit ang mundo pinuno ka ng karangyaan, pinuno ka ng mundo ng katalinuhan, pinuno ka ng mundo ng anumang bagay. Pero ikaw pa rin gutom na gutom pa rin. Saan? Sa presensya ng Diyos. Lagi ka nagahagilap ng makakain. Ano yun? Lagi ka nagahagilap ng makapakinig ng salita ng Diyos. Diba, parang gusto mo lagi makarinig kay Lord, parang gusto mo lagi manalangin, parang gusto mo lagi nasa presence ni Lord, parang hindi mo kayang yan ngayong gutom, poor. Diba, laging naghahanap ng makakain, laging hinahanap yung presence ni Lord, laging may pangangailangan kay Lord. Yan yung mga mahirap, ang mga hirap, diba, laging may pangangailangan, kaya lang walang pambili, kaya nagtitiis sa ganito, nagtitiis sa ganyan. Oh, tayo, lagi tayong may pangangailangan kay Lord. Hindi kailangan kahit may pagpapala, kahit ikaw mayaman sa mundo ito, kahit meron ka lahat sa mundo ito, magtiwala ka pa rin kay Lord. Huwag kang magtitiwala sa lakas mo, kahit anong lakas mo. Huwag kang magtitiwala sa kayamanan mo, kahit anong yaman mo. Huwag kang magtitiwala sa karunungan mo, gano'n ka man karunong. Huwag kang magtitiwala sa mga taong nakapaligid sa'yo, kahit gano'n pa ang suporta sa'yo. Ang gusto ng Diyos, poor in the spirit. Laging ang Diyos ang hinahanap mo. Laging ang Diyos ang kailangan mo. Laging ang Diyos ang sandalan mo. Ang laging ang Diyos ang kalakasan mo. Parang kulang, talagang kulang. Kahit sino ang kasama mo, kulang pag hindi si Lord ang nararanasan mo. Dapat po ganyan ang ating poor in the spirit. At sabi pa, theirs is the kingdom of heaven. The kingdom is not something earned. It is more a gift than reward. So ang kingdom, sa mapalad, ang mga blessed are the poor in the spirit. Bakit? Kasi yung kingdom daw ng Diyos ibibigay sa kanila. Dahil ang kingdom ng Diyos hindi daw ina-earn. Hindi daw to reward. Ito ay gift, regalo. Bakit? Kureregaluhan ng Diyos ang mga taong ano, laging nangangailangan sa Diyos. Hindi satisfied sa mundo pag wala ang Diyos. Laging naghahanap kay Lord. Laging uhaw. Laging gutom. Laging gusto maranasan ang presence ni Lord. Kaya sabi ni Lord, kayo, sa inyo ang kingdom ng heaven. Bibigay ko, regalo, gift ko sa inyo yan. O bakit nandito ka palang sa lupa, parang uhaw na uhaw ka sa ano, sa mga bagay na makalangit. Nandito ka sa lupa, pero parang gustong-gusto mo, si Lord lagi mong kasama. Diba? Yun yung poor in the spirit. Laging may pangangailangan. Laging naghahagilap sa presence ni Lord. Spiritually, laging gusto ang Diyos maranasan. Tuloy natin. So, paano daw? The Spirit of the Lord is on me because He was anointed me to preach good news to the poor. Oh, yun yung mga poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners. Freedom for the prisoners. Kalayaan. Kapatid, yan pa yung gusto ipakita sa atin ng Panginoon. Ano? Malaya na tayo. Sabi doon eh. Romans 6:18, you have been set free from sin and have become slaves to righteousness. Kapatid, hindi na tayo ano, alipin ng kasalanan, alipin ng material, alipin, hindi na, nagpalit na tayo ng master. Sabi doon, slave, we are formerly slaves to sin. Now we become slaves to righteousness. Diba? Christians have changed masters. Nagpalit na tayo ng boss, ng amo, ng master. Hindi na ang master natin ang material. Hindi na ang master natin ang mundo. Hindi na ang master natin ang kasalanan. Hindi na ang master natin mga bagay na kalayawan. Ang master na natin, gumawa ng matuwid at mabuti dahil gusto natin, ang Diyos laging nalulugod sa buhay natin. Si Lord na yung master natin. Master, sabi nga dun eh, you have been set free from sin and have become slaves to righteousness. Yan daw yung mga taong ano, makakaranas ng the Lord's favor. Bakit? To proclaim the year of the Lord's favor. Bakit? Kasi ang master mo si Lord. Nag-iba ka na ng master. Hindi na ang master mo yung mundo. Hindi na yung master mo, don't get me wrong ha, hindi po yan masama.
Yung mga material na bagay, don't get me wrong, hindi po yan masama. Pero hindi na yan ang nagpapainog ng mundo natin. Hindi na yan nagpapaikot ng mundo natin. Hindi na yan nagbibigay sa atin. Masaya tayo, pero iba pa rin yung kagalakan natin kapag tayo ay nasa presence ni Lord. The blessing will follow eh. So, alam di, paano ka bibless nyo kapag ikay may nalulugod ang Diyos sa buhay mo? Di ba sabi ng Panginoon, kapag nalulugod ang Diyos sa buhay mo, gumagawa ka ng mabuti, sumusunod ka kay Lord, may blessing, may favor. Ano blessing ni Lord? Pwedeng spiritual, pwedeng mga bagay na hindi nabibili ng pera, pero kasama din ang material. Pinuprovide niya pangangailangan mo, ginagamit niya mga tao para pagpalain ka, pero hindi ka after doon. Ang mga bagay na material, bunga lang ng pagsunod mo. Ang mga bagay na nararanasan mong material at mga bagay sa mundong ito na ikaw ay nakakapasyal, ikaw ay nakakapunta sa ganito, yan ay bunga lang ng pagsunod mo sa master mo. Pero hindi yan ang master mo. Kasi pag yan ang master mo, nakakalimutan mo ang Diyos dahil sa kanila. Pero pag ang master mo ay righteousness, ang master mo na ay si Lord, freedom eh. Freedom to the prisoners. Hindi na tayo alipin, hindi na tayo bihag, hindi na tayo nakakulong sa mga bagay na yan. Pag tayo may relasyon kay Lord. Amen. Ang master na natin si Lord at yung mga gusto natin ibibigay ni Lord. Hindi yung ang master natin mundo, material na bagay, papuri ng tao, posisyon, lahat kung sino tayo. Oh, tapos nakakalimutan natin yung tunay na master, si Lord. Gustong ipakita sa atin ni Lord, unahin mo yung master. Si Lord, yung master of righteousness. Sabi doon, pinalaya na tayo sa kasalanan at ngayon yung mga alipin na ng katwiran. Masters of righteousness na tayo. Pag ang Diyos ang master mo, lahat ng gusto mo, mga bagay sa mundong ito, bunga lang ng pagsunod mo. Hindi rin pagkakait ni Lord dyan. Intindihan natin? Amen. Thank you, Lord. O tuloy natin. Sabi doon, slaves to righteousness. Christians have changed masters. Number three, recovery of sight to the blind. Diba? Spiritually blind. Diba? Nagbibigay daw ng paningin sa mga bulag o hindi nakakakita. Hindi po yung physical lang na mata ang pinapakita ng Diyos. Ang gusto ng Diyos yung spiritual blindness natin. Nakikita na natin ang Diyos sa buhay natin. Gusto ng Diyos, recovery of sight to the blind. Gusto ng Lord, ibalik yung paningin mo sa Diyos. Yung spiritual eyes mo, ma-open, mabuksan. Makita mong may Diyos na hindi pabaya. Makita mong may Diyos na kayang baguhin ka. Makita mong may Diyos na gumagawa ng himala. Kasi natatabunan yan eh. Nabubulag tayo ng mga bagay sa mundong ito. Kaya sabi dun eh, sabi dun sa ating binasa, let us be more bothered by our sin than our suffering. Mas mabagabag daw tayo pag nasasaktan natin ang Diyos kesa nababagabag tayo sa mga pangangailangan natin. Bakit? Kasi pag ikaw ay nababagabag na nasasaktan mo ang Diyos kesa sa pangangailangan mo at nakikita ng Diyos yun, na mas gusto mo siyang mabigyan ng kaluguran, gusto mo siyang mapangiti, gusto mo siyang mag-glorify siya sa buhay mo, kapatid, lahat ng suffering, pangangailangan mo, kagalingan mo, kayang ibigay ng Diyos sa isang iglap. Kilala kasi tayo ni Lord eh. Kita niya yung puso natin. Pag hindi siya ang priority natin sa ating oras, alam ng Diyos yun. Pag hindi siya ang priority natin sa ating isip, alam ng Diyos yun. Pag hindi siya ang priority natin sa ating ano, sa ating mga material na bagay, alam ng Diyos pag hindi siya priority mo. Alam ng Diyos kapag ano, pag sa mga bagay sa kagalakan mo, hindi siya ang tunay na nagpapasaya sa iyo, alam ng Diyos yun. Alam ni Lord, kita ni Lord yung puso natin eh. Naintindihan po natin, gusto ng Diyos siya. Siya bakit? Kasi pag inuna, bakit selfish naman ni Lord? Hindi po. Hindi siya selfish, but gusto ni Lord, unahin mo siya. Gusto ni Lord, priority mo siya sa lakas mo, sa oras mo. Bakit gusto ni Lord siya ang priority mo sa isip mo, sa material na bagay, sa lahat ng gagawin mo? Bakit gusto ng Diyos? Kasi pag siya ang priority mo, hindi mo na kailangan mag-isip sa lahat ng pangangailangan mo. Ang Diyos ang bahala. Yung mga bagay na tatanggapin mo, bunga lang ng pagsunod mo sa Kanya. Kaya nga sabi ni, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you.
Maraming tao inuuna ang kaharian ng Diyos pero hindi ang katwiran ng Diyos. Magkadugtong po yun. Pag pinag-aralan po natin, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. May magkadugtong po yun. Yung iba inuuna ang kaharian ng Diyos pero wala sa katwiran ng Diyos. Gusto ng Diyos, unahin mo yung kaharian niya. Gusto ng Diyos, unahin mo yung kaharian niya. At yung katwiran niya, yung gusto ni Lord. Yung alam mong nasasaktan mo si Lord. Alam mo napapangiti mo si Lord. At yung kaharian niya, inuuna mo, sabi niya, and all these things shall be added unto you. Kaya hindi selfish si Lord. Kasi gusto ni Lord ibigay sa iyo lahat ng bagay. Kaya lang gusto ni Lord, unahin mo siya. At ang katwiran niya, yung gusto niya. Kaya nga gusto ng Diyos ang pusong masunurin. At pag sumunod ka, lahat ng kailangan mo, bunga lang ng pagsunod mo. Okay, tuloy natin. To release the oppressed, mga sinisiil, makapahinga, proclaim the Lord's favor. Diba sabi doon, i-proclaim ang Lord's favor. Makapahinga mga na-oppress, mga na-i-stress. Alam niyo, gusto ng Diyos makapahinga tayo. Kaya nga nag-alok siya. Lumapit kayong lahat ng napapagal at nabibigat ang luba. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Gusto ng Diyos napapahinga tayo. Kaya nga, binigay niya, He anointed me. Diba yung, the Spirit of the Lord is on me to preach the good news. Ano pa, diba? To proclaim, diba? To preach good news to the poor, freedom to the prisoners, recovery of sight to the blind, to release the oppressed, proclaim God's favor. Lahat yan, yan ang dahilan, yan ang purpose ng kingdom ng Diyos. Ang taong pagod magkaroon ng kapahingahan sa Kanya. Kaya ka napapagod kasi ikaw ang nagdadala. Bigay mo kay Lord. Lord's favor, pag sinabing proclaim God's favor, approval, support ni Lord, approval ni Lord, kindness ni Lord, grace ni Lord, mararanasan mo. God's favor is the power that changes things for us. Ang biyaya ng Diyos ang kapangyarihan, kaya lahat ng bagay sa atin nababago, nabibigay, natatanggap natin biyaya ng Diyos. Ngayon, paano mararanasan yung biyaya ng Diyos? Gusto ng Diyos makita sa puso mo, mahalaga siya sa iyo. Kasi maraming tao nakakalimot sa Diyos. Kaya nga nag-pandemic eh. Bakit maraming tao hindi na naaalala ang Diyos na lumikha sa kanila? Maraming tao, lalo na pag may pagpapala, no? Madamot sa Diyos. Lalo na pag may lakas, madamot magbigay ng lakas kay Lord. Madamot magbigay ng oras kay Lord. Madamot sa lahat ng bagay kay Lord ba? At yun yung realidad. Maraming tao nakakalimot sa Diyos. Pero kapatid, tinuturoan tayo ni Lord lahat. Anong bagay ang hindi kayang ibigay ng Diyos? Tanungin ko kayo. Diba wala? Lahat kaya niyang ibigay. Gusto lang ng Diyos makita. Ako minsan pag ako may nararamdaman ako, sabi ko, Lord, yung buhay ko sa'yo, yung lakas ko sa'yo. Hanggat ako, minsan nga, napapatigil ako dito one time. Kailan ba ako nagsasalita doon? Nagsasalita ako sa BOP. Bigla akong parang medyo na ano, kasi parang medyo iba yung ano ko. Pero lagi kong iniiyak sa Diyos, Lord, basta hanggang gusto mo akong gamitin, patuloy mo akong bigyan ng lakas. Bigyan mo ako ng ano, ng mahabang buhay. Paglilingkuran kita, kahit anong pagod, kahit anong dami ng trabaho gagawin. Hindi ko ikaw ano, ikaw ay bahagi ng buhay ko. Gusto ng Diyos maging bahagi tayo ng buhay. Alam kasi ni Lord pag priority mo siya, alam ng Diyos pag nagsasakripisyo ka para sa Kanya. Gusto kasi ni Lord yun, natatouch ang puso ng Diyos kapag yung may sinasak. Sabi ni David, di ba, meron siyang kailangang ano, lupa. Ngayon, dahil hari siya, ang sabi nung may-ari ng lupa, sige, oh, mahal na hari, kunin niyo na po. Libre po, kasi kayo po, hari eh. Ano sabi ni David? Hindi daw siya magbibigay kay Lord ng walang halaga. Babayaran ko yan. Hindi, kahit libre, pwede kong kunin dahil hari ako. Pero hindi, babayaran ko yan. Bakit? Hindi ako magbibigay sa Diyos ng walang halaga. Sacrifice of praise. Yun ang nakakahipo ng puso ng Diyos. Kahit nasasaktan ka, patuloy kang naglilingkod. Kahit meron kang naririnig na hindi maganda. Kahit binubuli ka,
Kahit hindi mo maintindihan, pero hindi ka nagdadamdam kay Lord. Yung tiwala mo kay Lord 100%. Kahit minsan hindi mo maintindihan, yung tiwala mo kay Lord nandun. Bakit kahit na minsan maraming problema kang nararanasan, minsan parang tumatagal yung anong answered prayer mo. Parang yung kagalingan, parang hanggang ngayon hindi mo pa tinatanggap totally. Pero kita ng Diyos ang puso mo. Kung yung puso mo nagtitiwala sa Kanya, hindi lang sa bagay na mabuti. Kaya nga sabi ni Hobe sa asawa niya, sabi ng asawa niya, sumpain mo na ang Diyos, lahat na wala sa'yo, namatay mga anak natin, lahat ng material na bagay na wala, sumpain mo na ang Diyos, ngayon may sakit ka pa. Anong sagot ni Hobe sa kanya? Mabuting bagay lang ba ang tatanggapin natin sa Diyos? At pag masamang bagay na, susumpain na natin siya? Kapatid, maraming taong ganyan pag nakakaranas ng problema at pagsubok, lumalayo sa Diyos. Kapatid, hindi perpekto ang mundo, kaya ang gusto ng Diyos, malapit ka sa Kanya, kasi hindi mo kakayanin pag wala siya. Kaya lagi nating tatandaan yung po yung maging desire ng puso natin. So sa gabi ito, ano sa atin ng Panginoon? Diba, maraming ginagamit ang Diyos na tao, si Jesus. Diba, the Spirit of the Lord is on me, diba? Is on me, sabi ni Jesus. Bakit? Para i-preach. Ngayon, marami pang, nung mawala na si Jesus at bumalik sa Ama, ginamit niya mga disipulo, ginamit niya mga maraming lingkod. Hanggang ngayon, gumagamit ang Diyos ng tao na kami, ginagamit ni Lord. The Spirit of the Lord is on me. Binigay ng Diyos ang Espiritu niya sa akin. Bakit? Para i-preach sa inyo yung mabuting balita. Para kayo makalaya. Para maramdaman niyo ang Diyos ay mapalad ang mga, spiritually, sabi doon eh, blessed to preach good news to the poor. Blessed are the poor in the spirit. Sino pa? Para ma-open yung paningin natin. Ano pa? Para daw tayo to release the oppressed, para tayo magkaroon ng kapahingahan, ng kagaangan. Proclaim God's favor. Para i-proclaim ko sa inyo, may favor ang Diyos sa ating lahat. Mahal tayo ng Diyos. Kaya yung puso natin malayo sa Diyos. Gusto ng Diyos yung puso. Sa puso siya tumitingin. Sa puso siya nananahan. Sabi ni Lord, pinupuri ako ng labi nyo, pero ang puso nyo malayo sa akin. Nakapatid yung puso mo. Siguro di mo 100% sa Diyos nakasentro. Kilala tayo ng Panginoon. Pag sure mo na 100% nakasentro ka sa Diyos, tanda mo the Lord's favor. Yung kapahingahan, yung kalayaan, bibigay niya yan. Makikita natin yung ginagawa ng Diyos, yung spiritual blindness natin, tatanggalin ng Diyos yan. Naintindihan po natin. Kaya sa gabing ito, kapatid, search your heart. Kasi gusto ng Diyos kagalingan. Kaya nga in-inner healing niya tayo. Kasi minsan, ang dami-daming laman ng puso natin. Ayaw nating i-let go. Ang dami-daming laman ng isip natin, ayaw nating i-let go. Kasi nangangatwiran tayo kay Lord eh. Sabi nga po dito eh. Kalimutan kong banggitin, sabi po dito eh. Stop, 'di ba? Stop. Tumigil na po tayo mag-complain kay Lord. Kung anong gusto ng Diyos magawa sa atin, gawin na natin. Yan po yung mensahe sa atin ng Diyos sa gabi. Kasi gusto ni Lord kumilos sa buhay natin eh. Sabi po doon ng Panginoon, di ba? Value relationships more than winning arguments. Gusto natin lagi kasi manalo sa argumento. Gusto natin lagi tayo yung tama. Gusto natin kailangan lagi manalo yung opinion natin. Kailangan lagi tayo yung magaling. Huwag na, tanggalin mo na yun. Value relationships. Ibaba mo yung sarili mo para ma-win mo yung kapatid mo. Hindi para ipakita na magaling ka, tama ka, yung opinion mo lagi ang tama, ang dapat tanggapin. Gusto ng Diyos yung pusong binavalue yung relasyon sa kapatid, sa tao. Ano pa? Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Itigil na raw po natin yung arguments natin kung paano maging mabuting tao. Sino ba ang mabuting tao? Sino ba? Siya hindi, ako ganito, ganito. Be one. Huwag mo na ikumpara yung sarili mo sa iba kung hindi makita ng Diyos sa kanya. Sana makita ng Diyos sa atin. May sabi doon, we still find excuses for our sin and rebellion. Pag kinokorek tayo ni Lord, naghahanap pa rin tayo ng excuses sa mga kasalanan natin, opinion. Pag sinabi ni Lord hindi, tanggapin na natin. No more
excuses, no more. Pag sinabi ng Lord, magpatawad ka, no more excuses. Pag sinabi ni Lord, ibaba mo yung sarili mo, no more excuses. Yan ang gusto ng Diyos sa pusong masunurin. Amen po. Amen. Tayo lahat yung muko, tayo po'y manalangin. Panginoon, kita mo po yung puso namin. Kaya mo, Panginoon, inalaw na pag-aralan namin ang inner healing. Kasi alam mo, maraming pusong sugatan. Maraming pusong patuloy pa rin nabubuhay sa nakaraan. Maraming puso pa rin parigan na tunay nga na mayroon pa rin galit. Hindi ka makakilos sa aming buhay kasi yung puso namin, Lord, punong-puno ng basura. Eh, Lord, gusto mong kumilos sa amin, Lord, eh. Gusto mo nga i-preach yung good news. May good news, Lord, eh. Gusto mo kami makapahinga, makalaya kami, Lord God. Gusto mo, Lord God, yung favor mo, God. The Lord's favor. Gusto mo yun, Panginoon. Kaya lang merong hadlang, eh, yung puso namin. Making excuses. Hanggang ngayon, gumagawa pa rin kami ng excuses. Bakit hindi kami nagpapatawad? Hanggang ngayon, nagbibigay kami ng excuses. Bakit hindi kami naglilingkod? Hanggang ngayon, nagbibigay kami ng excuses. Bakit hindi namin binibigay yung karapat-dapat para sa'yo? Hanggang ngayon, para ba namin niyayakap yung sarili namin opinion? Yung sarili naming pagkakaalam, pagkaunawa, yung aming karunungan. Hindi namin kayang sumunod 100% kung ano sinabi mo. Lagi kaming gumagawa ng excuses, Father God, na which is hindi mo kinalulugdan. Kaya sa gabing ito, Lord, lagyan mo, tingnan mo po ang puso namin. Humihingi po kami ng tawad. Hindi ka nalulugod pag nasasaktan kami. Hindi ka nalulugod pag nakarate kami sa banig ng karamdaman. Hindi ka nalulugod pag kami namumroblema, nangangailangan. Hindi ka nalulugod kapag kami nag-aaway-away, may sirang relasyon, may sirang pamilya. Hindi ka nalulugod pag gusto nang bumigay ng iyong anak, nadidepress, Panginoon. Hindi ka nalulugod pag nahihirapan kami. Hindi ka nalulugod po, nung parang hindi ka natutuwa pag nakikita mo kaming umiiyak o sumusuko, umaayaw, nag-iisip pang pakamatay. Hindi ka natutuwa pag kami nahihirapan. Pero may problema kasi sa puso namin. Kaya hindi ka makakilos, Panginoon, ang nais mong kilos, Panginoon. Kaya Lord, kaya mo kami na-undergo sa inner healing. Para ipahayag namin ang, sa aming mga labi, gusto mong marinig ng, sa aming mga labi yung mga bagay, Panginoon, na gusto mong isuko namin sa iyo, Panginoon. Gusto mong marinig namin mula sa aming mga labi, Panginoon, ng mga bagay ang hindi pagpapatawad, Panginoon, kahit kami ang biktima, Lord God, ang hindi pagpapatawad ay ayaw mo, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos ng punong-puno ng pagpapatawad. Dahil kung hindi mo kami pinapatawad, Lord, wala na kaming karapatang lumapit sa iyo. Dahil ulit-ulit kami nagkakasala. Kaya ikaw ay malapit sa pusong marunong magpatawad, marunong lumimot, marunong ibaba ang sarili, marunong magsakripisyo para sa iyo, marunong, Panginoon, magsakripisyo ng oras, lakas, material, pinansyal, lahat para lang sa iyo, Lord God. Lord, salamat po. Nawa, kung hindi mo makita sa iba, makita mo sa amin. Bigyan mo kami ng pusong nakalulugod sa iyo. Bigyan mo kami ng pusong masunurin, hindi mareklamo. Bigyan mo kami ng pusong laging uhaw, lagi kang hinahanap. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na laging ang desire ay, Panginoon, ay mabigyan ka ng kaluguran. Bigyan mo kami ng pusong kayang magtiis, mapangiti ka lang namin. Yung pusong kaya magsakripisyo, mabigyan ka lang namin ng kaluguran. Bigyan mo kami ng pusong ganyan, Panginoon. Huwag ang aming sarili, patay na kami sa aming sarili. Kung hindi kami mamamatay sa sarili namin, hindi ka makikita sa buhay namin, Lord. Marami pong salamat. Patuloy mo kaming kausapin mamaya, Panginoon, sa aming paghiga, sa aming pagtulog. Patuloy naming nais na maranasan ang presensya mo. At kami, Panginoon, ay patuloy mong kausapin. At sa oras na ito, Lord, tinatas ko sa mga kapatid namin na may prayer request, Father God. Lord, salamat po sa healing, prayer healing na aking kapatid na si Maria Pereyes, Panginoon, na masakit po ang tiyan in Jesus' name.
Sa oras na ito, inuutusan ko, spirit of infirmity, sickness, and diseases in Jesus' name. At sa pangalan ni Jesus, dinideklara ko ang kagalingan. Sa yung mga lahat ay nagkaroon siya ng kagalingan. Ganun din po si Nanay Mitring, Panginoon. Humihing kami ng complete healing physically para kay Nanay Mitring. Dalangin po namin, Lord God, ano masakit at karamdaman to get out from her body right now. In Jesus' name. At kinakalagang ko ang kagalingan ng Himala, Panginoon. Sa yung mga lahat ay dinideklara ko, nagkaroon siya ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat pa rin, Father God, sa kahilingan po ng aking kapatid na si Brian Bernal, Panginoon, na favor na makapagpabaksin na po siya, Father God, kasi isa ito sa requirements, sa training niya para siya, Panginoon, ay makasakay na sa barko. Lord, magbukas ka ng opportunity. Thank you sa favor na si Brian Bernal ay makakapagpabaksin na, Lord God, para sa requirements niya, in Jesus' name. Lord, si Maria Luisa Hermono Bautista, Lord, humihingi kami ng favor, ng good result po ng kanyang x-ray, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon, Father God, dinideklara ko yung favor na galing sa iyo. Ganun din, Panginoon, Father God, si Pasqua Granadusin family at ang Makasait family, Lord God, humingi, Panginoon, Father God, ng favor, pagsama, pagpalay mo po ang mga pamilyang ito, ingatan, cover them with your precious blood, answered prayer, Lord God, maranasan ka ng pamilya nila at patuloy na yung kanilang mga pangangailangan ay patuloy mong katagpuin. Salamat, alam kong may ginagawa ka sa pamilyang ito at naniniwala ko patuloy kang gagawa at kikilos sa buhay ng kanilang buong sambahayan. Marami pong salamat. Ganun din po si Marian Jade Makasait, Lord, humihingi, Panginoon, Father God, ng favor na yung husband niya ay makauwi na from Saudi pauwi sa Pilipinas, Lord God. Lord, humihingi kami ng favor para sa asawa niya at sa lahat ng OFW namin kapatid, mga kapatid namin nasa ibang bansa na gustong makauwi sa Pilipinas, Lord God. Lord, open doors of opportunity. Lord, humihingi kami ng favor sa kanila. Ipahintulot mo, Panginoon, alam namin walang mahirap sa iyo na sila ay makauwi at makasama ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas na alam nilang nasa pag-iingat mo. In Jesus' name, dinideklara ko yung favor na galing sa iyo, Panginoon. Lord, ganun din po si Arlene Lambon Paderes, Panginoon, yung kanyang personal prayer request, Lord, hindi man po mabanggit ang labi ng lingkod mo, basahin mo po ang laman ng kanyang puso. Salamat po, Ama, in Jesus' name. Sa oras na ito, alam kong kinakatagpo mo na po, Panginoon, ang kanyang personal na panalangin, hindi man nabanggit, alam kong alam mo ang laman ng puso niya. Salamat po sa katugunan. Si Faith Sabangan at yung asawa niya, Lord God, humingi po kami ng protection, Father God, at yung makalaya na po sila sa mga stress na kanilang nararanasan. In Jesus' name, Lord, iunat mong yung kamay, maranasan ng mga kapatid ko ang kapahingahan na galing sa iyo, Lord God. Salamat sa pangalan ni Jesus. Dinideklara ko yung answered prayer sa mga pangangailangan po nila. Or si Amalia Belicano, Panginoon, humingi ng negative reaction na walang magkaroon, hindi magkaroon ng negative reaction yung vaccine na tinanggap ng kanyang physical na katawan. In Jesus' name, dinideklara ko, Lord God, no negative reaction yung vaccine na tinanggap ng aking kapatid. In Jesus' name. Lord, si Ricky Atendido and children, Lord God, Lord, bigyan mo sila ng peace of mind, Lord God. Alisin mo yung takot sa napanaginipan, Panginoon, God. Alam ko, pag ang panaginip o anumang bagay nagbibigay ng takot, hindi po yun galing sa iyo, Panginoon. Dahil ang mensahe mo hindi nagbibigay ng takot. Kaya Lord, inaalisan ko ng karapatan ang spirit of fear sa buhay ng kapatid namin at sa buong ng kanyang buong mga anak, Father God. Ano mang bagay na nilalagay ng kaaway na takot sa puso ng ni Brian, Panginoon, ay ni Ricky Atendido, Panginoon, at ang kanyang mga anak, inaalisan ko ng karapatan sa pangalan ni Jesus. At sa pangalan ni Jesus, dinideklara ko, bibigyan mo sila ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Marami pong salamat din, Father God, sa prayer miracle na hiningi po ni Jedi Dagohoy, Lord God, na ang kanyang kapatid ay nagkaroon ng albumin, positive sa albumin, Panginoon, at namamaga ang apdo at maraming sakit sa tiyan. In Jesus' name, iunat mo po ang iyong kamay, Panginoon, Pare God. Sa oras na ito, inuutos ang panumang sakit at karamdaman sa kanyang katawan to get out from his body right now. In Jesus' name, at dinideklara ko yung miracle na galing sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, siya ay nagkaroon ng kagalingan. Salamat po, Panginoon, sa Himala. Ganoon din po, humingi ng prayer miracle si Nanay Rosita Cio Paras na nasa ICU, Panginoon. Sa oras na ito, Lord God, iunat mong yung kamay. Ano man sakit at karamdaman ni Nanay Rosita, inaalisan namin ang karapatan at inuutosan at sa pangalan ni Jesus at inakalaga namin ang kagalingan, ang Himala sa iyong mga latay nagkaroon sila ng kagalingan. Salamat po, Panginoon, sa lahat mo ng aming prayer request. Mga kapatid namin, salamat po sa katugunan. At sa mga birthday celebrant, month of July, Lord, Arnold Galagayan, Ruby Alimangohan, Pastor George Concepcion,
May Ann Juliet Lagunday Mendoza, Melinda Whitfield. Lord, salamat po sa mga kapatid namin nagdaraos ng kanilang kaarawan sa month of July. Nabanggit ko man o hindi nabanggit ang pangalan, mga kamag-anak, kapatid nila, Lord God, mahal sa buhay, na nagdaraos ng kaarawan, dinideklara namin, Lord, marami pang birthday, long life, good health, answered prayer, protection and covering mo, Father God. At patuloy ng bawat hawakan ng kanilang kamay, pagpalain mo, Panginoon. At patuloy silang lumalim sa pagkakapagkakilala sa iyo at maganap ang plano po sa kanilang mga buhay. Maraming pong salamat sa gabing ito. Salamat, ikaw ang yumakap sa amin, Panginoon. Lagi kang nakahanda ng mga anak mo, yakapin, patatagin, palakasin, Panginoon, sapagkat yan ang gusto mo, maranasan ka namin sa aming mga buhay. Lahat ng papuri sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Pag-ibig mo'y wakas at di nagbabago. Napatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natampo. Sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Sa kasalanan, sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari at tagapagligtas. Aking itataas,
Jesus, aking Diyos, iaalay sa iyo aking lakas, iaalay sa iyo aking lakas.